Guys, kung nakakita nyo, yan, hindi siya makintab. So, iba, hinugasan ko na yung dahon. Ito medyo makintab. So, medyo maganda to. Ito, pislili kasi siya. Ito yan, Alatea. Maganda naman yung dahon. Iba, ito. Pas makintab kasi, bagong tubo lang. Yan. Pakikintabi natin yan. Sabi natin yan. So, di lahat yan. Tingnan natin kung paano natin papakita din. So, mga kaibigan, so I set an example here na plant na yung dahon niya is ordinary dahon lang. Ibig sabihin, wala akong nilagay na special o wala akong ano, ginamit na special. Yan yung kanyang natural na kulay at kintab ng dahon. So, based on my experience, dahil dito sa unang ipinakita ko sa inyo, yan, makintab, yan, tinan nyo yung kintab niyan. At based na rin sa sinabi at mga ideas na binigay din ng tita ko, kasi siya rin na may idea niyan. Papakita ko sa inyo kung paano yung pakintabin o pagandahin yung dahon ng halaman. So kung mapapansin nyo, no, iba talaga yung kintab nito. Yan, makikita nyo ang kintab nyan sa kintab nito. So yung iba, sinasabi, pag nakita sa mall, no, oh ano yan, tunay ba yan o peke? Diba? Lalo na to. Kasi makikita nila, pakintab, ano to? Tunay ba to? Parang peke. Kasi yung dahon, yeah, makintab, parang plastic, yeah. So magos, ang sekreto niyan ay ganito, ipapakita ko sa inyo. So ito guys, kung nakita niyo, meron akong itlog dito. Yan, nakita niyo. Yan, may konting laman-laman pa. Aba, kita mo ba? Yan. Yan. May laman-laman pa. Yung mga pinagbasagan nyo ng itlog nyo ng breakfast. Yan. Yan ang ginagamit. Okay? Excuse me. Oh, yan ang ginagamit. So, ewan ko lang iba. Iba kasi mayroon ding na kanilang diskarte at kanilang ideas na mas bami, mas maganda pa rito. Pero ito kasi, actually ito, may 3 days na yan. 3 days. So, ibig sabihin tumatagal. So, based on experience, tumagal siya. Nalaman ko. So, ito, ito ang ginagamit sa pagpapakintab ng halaman. So, subukan natin. Ayan natin nyo. Makintab, diba? So, kung yung nakakita nyo sa mall, kala nyo peke, well, totoo talaga. Kasi, may ginagamit silang pampakintab. Ano man ang gamitin nila, kesyo man ito, itlog, o ano man. Well, kung nagagandahan kayo sa halaman nyo, ito pwede nyo gamitin. Kung halimbawa, nagbebenta rin kayo ng halaman, yan, pwede rin gamitin yan. Kaya nga yung mga nasa mall, makikintab kasi yun ang magandang ano, presentation nila. Yan, para sa halaman nila. Yung makintab. Maganda yung dahon. Yan. Isa yan sa nagpapaganda ng dahon. Tulad nga na sinabi ng tita ko, yan, idea ni tita yan eh. Na yung kung ang babae nagme-makeup, ganun din ang halaman. Yan ang makeup nila. Ewan ko iba kung nilalagay oil o ano. Pero kasi chemical kasi yung oil eh. Ito natural. Organic. Diba? So ayan. Ay, diba yan? Nasama pati yung ano. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. So kung matyaga kayo, lagyan nyo lahat ng halaman nyo. Magbasag kayo ng itlog. Ayan.
So yan. So ang gagawin mo lang dyan is patutuyuin at ganito na yung magiging resulta. Okay? So ngayon basa pa siya kaya ayan oh. Pero pag natuyo yan, ganyan na yan. Para ka nagdilig ng halaman. Yeah. Siguro naman hindi naman nakakasira yung itlog. Yan, hindi naman siguro nakakasira yung itlog dun sa dahon. Unless kung talagang sisirain mo yung dahon. Okay? So, yan lang po ang may share ko sa inyo. Maraming salamat. So, lahat yun na pinakita ko sa inyo yung ano, halaman is pwede nyong pakitabin tulad nito. Pero, huwag nyo na maubusin yung itlog sa tindahan. Basta lang, kung ano yung pinagbasagan nyo, yung natira, pwede nyong gamitin. At siya nga po pala, yung pinaggamitan nyo, pwede rin yung gamitin sa, ano, dito. Yan. Diba, double purpose siya? Yan. Ito, medyo alam ko. Eh, kasi naayan ako na to. Na ito ay sa nagpapababa ng acid ng, ano, tawag dito ng lupa. Yan. Para ka maglagay ng, ano, ng lime. Okay. So, maganda rin to. So, ibig sabihin, double purpose. Yung itlog, yung white eggs niya, yung white ah, hindi yung red. Yung white ang gagamitin nyo. Okay. Tapos, yung shell, pwede nyo rin gamitin sa lupa. Kung acidic yung lupa, ito ang gamitin nyo para mabawasan yung pagiging acidic ng lupa. Okay? That's it. Maraming salamat. Happy New Year! Thank you.